Good evening po sa inyong lahat. Ngayon, i-share ko po sa inyo itong aking burong hipon na no fermented. Hindi ko po ito binuro. Tignan nyo kung gaano natin siya gagawin para makita nyo. Maglagay muna po tayong mantika. Kailangan medyo marami yung mantika. Masarap po sa buro. Kung dati nagburo tayo ng hipon, ngayon ito pong hipon na to, hindi siya binuro. Pati yung kanin, ganun din po. Lulutuin natin, pakita ko sa inyo. Unahin muna po natin yung luya. At ngayon, sunod na po natin yung sibuyas. Yan. Maraming sibuyas, masarap siya. Subukan nyo po ito na burong hipon na hindi siya binuro. Ay masarap po siya. At ngayon, sunod na po natin yung bawang natin. Marami po yung mga sangkap ko, sibuyas, bawang, luya. Kung kayo gusto nyo yung kaunti-kaunti lang, pwede nyo pong bawasan. Kasi ako gusto ko marami po siyang sangkap na ganito. Kayo, bawasan nyo po, pwede naman. At ngayon, isunod na po natin ang kamatis natin. Ayan. Nako, pag natikman nyo po ito, napakasarap. Hindi na kayo maghihintay ng 1 week, 2 week na magbuburo ng hipon. So, ito, direkta gisa na po. Basta sundin nyo lang ito. Tunawin lang po natin ng konti itong kamatis natin. Yan. At ito na po yung ating ingredients. So, ito po ay hipon. Tinadtad ko sila ng maliliit. Fresh po yan. At ito po yung kanyang mantika sa ulo. Kinuha ko rin. Pampasarap po yan. Ayan, ganyan lang po ang gawin nyo. Ito. Tinadtad ko lang po na maliliit yan. Ayan, hipon po ito. Fresh. So, ilalagay na po natin yan. Yan po yung kanyang pampasarap. Ayan na po. Kapag nagisa na pong ganito, kailang po matunaw yung hipon na yan kasi nga buro. Ilalagay na po natin yung kanin natin ngayon. Ayan, sinaing po na kanin yan. Malambot po yung pagkasaing, huwag po matigas. Pwede na po yan. Tansyahin nyo lang. Huwag gaano maraming kanin kasi mawawala yung lasa niya. At lalagyan po natin siya ng tubig para po matunaw yung kanin natin. Ito na po siya. Ngayon, ayan lang po natin matunaw tong kanin na to. Parang yung burong hipon, natunaw yung kanin niya. Dagdagan po natin ng tubig. At takpan po natin hanggang maging matunaw po yung kanin, yung tunaw na tunaw. Kaya kung sasayin nyo po yung kanin, yung malambot na malambot. Ayan, tignan po natin. Kailangan po ay medium fire lang yan para matunaw itong ating kanin, ha? At ngayon, add na po natin ang kanyang pampasarap na ingredients. Ito po ay sinigang mix. Pwede kayong gumamit na nor sinigang. Lagyan po natin, katamtaman lang. Tikman nyo yung kanyang asim. Tunawin nyo pong mabuti itong kanin na to, ha? Parang yung lugaw ang dating na niya. Yan. Yung gamitin po ninyo, yung nor sinigang mix. Kasi wala akong pumakita nun eh. Mas masarap yun. Ayan. Tansyahin nyo lang po yung paglagay ninyo. Yung maging maasim-asim siya. Kasi di ba ang buro maasim-asim. At paminta.
Ayan po, tignan nyo, talagang para siyang buro. Lagyan natin ng konting asin. At lagyan din po natin ng konting magic syrup. Ayan, kung gusto nyo pong lagyan, nasa sa inyo. At takpan natin. Check-in po natin siya. Ayan. Tignan nyo po, para siyang burong isda talaga. Ang pinagkaiba lang nito, hindi tayo nag-ferment. Ang nagdadala po nito ay yung sinigang mix na maasim-asim siya. Subukan po ninyo yung Knorr sinigang mix. Sa tingin ko mas masarap yon kasi walang available eh. Tikman nyo po kung ano, sa gusto nyong asim. Okay? So ako dagdagan ko pa po ng konti. Gusto ko yung medyo maasim-asim siya. Yan. I-low fry nyo lang po ito ha, para lumambot itong kanyang kanin. May tip po ako sa inyo, kung gusto nyo na hindi siya matagal lutuin, kailangan isaing nyo yung kanin, yung malambot na malambot. Balikan natin. Tignan na po natin. Ayan. Kapag po dry na siya, hindi pa tunaw itong kanin natin, pwede po kayo nag-a-add ng hot water, unti-unti. Ayan. Makita nyo naman po yung texture ng kanin. Kapag buo-buo-buo, sorry, kapag buo-buo pa siya, yan, dagdag lang po kayo ng konting tubig para hindi siya natutuyo. Tignan nyo po, ayan o. Oh. Diba, para siyang buro talaga. Ay, ang sarap po nito. Subukan ninyo. So, konti na lang po, pwede na yan. Ito na po siya, tikman natin siya. Ayan o. Oh. Naku, napakasarap po nito. Subukan ninyo. Ayan o. Oh. Tikman ko nga. Ang sarap. Try nyo po. Palambutin nyo na maigi yung kanin para siya. Talagang buro siya. Ayan. Salamat po.